Welcome po dito sa aking channel. So ngayon guys ay mag-update ako sa inyo sa anak ni Waray versus anak ni Bitay. So ito na nga guys, kawawang Janalyn talaga dahil pinahiya nga siya ni Susie doon sa kanyang pinagtatrabahuan at pinatanggal pa, kaya itong si Janalyn ay walang nagawa kundi umuwi at umiyak. At yun na nga, sabi nga ni Ami na kung ano ang nangyari, pero itong si Janalyn ay tumahimik lamang. Sa hantalang itong si Caitlin at saka itong si Susie ay nag-usap nga, at sabi nga ni Susie sa kanyang sarili na ayaw niyang mangyari kay Caitlin ang nangyari nga sa kanya nung kabataan pa niya. Samantala, ito ang abangan natin guys, dahil itong si Janalyn ay nakahanap nga ng bagong trabaho at pumunta nga siya sa Batangas para nga magpakalayo-layo. Pero guys, nasundan nga siya nitong si Kokoy, at yun na nga guys, sa pinagtatrabahoan niya, nag-check-in nga itong si Kokoy doon sa hotel guys. At yun na nga, sabi ng kanyang kasamahan sa trabaho na may nagreklamo umano sa kanya na itong si Janalyn daw ay hindi daw inayos yung paglinis doon sa kanyang doon sa kwarto guys, kaya pinuntahan niya ito doon. At yun, nakita nga niya itong si Kokoy na nandoon. So ito na ba ang time na itong si Janalyn at saka itong si Kokoy ay magkamabutihan na, dahil nga hiwalay na itong si Caitlin at si Kokoy. So yun ang ating abangan. Samantala, itong kaibigan ni Caitlin, sabi niya na baka hindi itong si Janalyn ang humahabol dito kay Kokoy kundi itong si Kokoy, dahil alam naman niya na itong si Janalyn ay pinoprotektahan talaga niya ang kanyang kaibigan na si Caitlin. So yun ang ating pakaabangan sa anak ni Waray versus ni anak ni Biday guys, kung hanggang saan talaga ang pagkakaibigan nitong si Caitlin at saka itong si Janalyn. So yun lang po ang aking update guys, at magandang araw po sa inyong lahat.